Magandang buhay mga seniors. Maraming tradisyon ng mga Pilipino tuwing sasapit ang Pasko. Simbang gabi, Christmas tree, aginaldo, caroling, at siyempre hindi mawawala ang parol. Saan ba nanggaling ang parol? Sabi ng mga historians, taong 1908, isang kapampangan si Francisco Stanislao gumawa ng unang parol. Ginagamit daw nila ito pang ilaw pagka magsisimba sila tuwing simbang gabi at nang may prosesyon. Naalala ko pa noong elementary kami na gumagawa kami ng parol made of bamboo and papel de hapon. Pero ngayon iba na. It's an engineering marvel. Nakapunta na ba kayo sa San Fernando, Pampanga, ang parol capital ng Philippines? Every year, meron silang ginagawang ligligan parol. Kompetisyon ito ng mga parol ng mga iba't ibang barangay ng San Fernando. At ang huling balita ko, ang premyo, ang first prize is 300,000 pesos. Pero ang halaga ng bawat parol ay nagsisimula sa kalahating milyon hanggang 1 milyon. So bakit sila sumasali? Dahil ba sa bragging rights? Tradisyon? Hindi natin alam, ano? Pero napakagandang tingnan. Sana panoorin natin kasi nagkaroon ako ng pagkakataon na makuna ng mga video. Pakinggan, panoorin po natin. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come let us rejoice, come and sing a Christmas carol, with one big joyful voice proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
O ano? Nagandahan ba kayo? Dito sa Metro Manila, meron din kami paminsan-minsan. Meron sa UP na tinatawag nilang Lantern Parade. At sa mga malls, marami din naman na nakikita kami ng mga display. Pero siyempre, iba talaga yung nasa San Fernando. Meron din kami mga nabibilan dito. Doon sa Green Hills at saka sa Ilis de Tuls. Ilis de Tuls, ang meaning ay sa ilalim ng tulay ng Quiapo. So meron pa akong konting mga ilaw, mga pictures na pakikita sa inyo, no? As a matter of fact, ginamit ito nung isang Miss Philippines natin sa kompetisyon, si Cartiona Gray. Kasama siya sa mga pictures na pakikita ko sa inyo. So tingnan natin ito ulit. Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita, bakit nagtatampo? Nilisan ako, kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ng Pasko ilulila mo? Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ang tunay. Nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at dala? Kung mawawala ka sa aking piling sinta, paano na ang Pasko? Alay ko sa'yo. Paano ng Pasko? Alay ko sa'yo.